Hello guys, and we are back. So welcome na naman sa channel na to. So in this video, as I promised last video, last time, we are going to review the infotainment ng MG5. Ngayon sisilipin natin ano ba yung laman niya and other functions niya pagdating dito sa sasakyan. So without further ado guys, jump in na tayo sa infotainment system ng MG5. So ayan guys, this is our infotainment system. 10 inches ang display niya. It's a touch screen. So obviously makikita natin parang divided siya into 3 equal panel. Pero yung buong yan is touch screen na. So start tayo dito sa may FM niya. As I mentioned in the last video, very responsive naman upon tapping, no? So yung natap ko na, ayan. So dun sa part ng FM niya, dun sa first panel niya is composed of FM. Meron siyang AM, music, kung yan yung magagaling sa phone mo, and the audio. So yung FM, especially during your travel, may experience mong mag-tune in sa iba't ibang channel. So pwede mo siyang i-add into your favorites, yung FM na gusto mo. So pwede mo siyang i-browse yung gusto mong mag-navigate ng ibang FM station, ganyan. Or ito rin, pwede mo rin i-tap to para maghanap siya ng ibang FM station. Wait lang natin guys, konti. So ayan, kung i-add mo na sa favorites mo isa na may napili kang station, pwede mo siyang i-add. Na-add ko na kasi dati yun, kaya nawala. So i-add natin ulit. Ayan. So dito sa AM station is parehas lang sila ng FM. Ganun din yan. Kung may gusto ka. And then sa music, I don't know, hindi ko pa na-try. Pwede siguro ang USB rito. So pwede mo siyang i-tap kung sakaling magpa-play ka ng music. Or Bluetooth maybe, hindi ko pa kasi na-try. And then the audio. So basically sa audio, nandyan ang volume settings natin. Nakalagay system beeps, key beeps, adaptive volumes and loudness. Depende na sa preference mo yan. And then yan, equalizer settings natin. Meron siyang choices kung gusto mo ng music mo is medyo pop, classic, vocal, jazz, rock. Pwede mo rin i-off or pwede mo siyang i-customize. Ganyan, pipindutin ko yan. Pwede ko itaas yan. Pwede ganyan. Ayan. So ibalik muna natin sa classic. And then we have of course the soundstage. Ito basically is kung saan mo gusto ilipat yung nagpi-play lang yung volume niya. For example, lalagay mo doon. Sige, play tayo ng music. Sige, play tayo ng music. Lagay muna natin sa FM. Then balik tayo doon sa audio. Ayan. Kung i-move mo yan, pupunta doon sa kabilang, sa may passenger side na tabi ng driver's side, yung sound ng music. So kung lalagay mo sa gitna, lahat yan, lahat lalabas yung sa may speakers ng kotse, sa lahat ng ano. And try natin gawin sa kabila. Ayan. Dito lang sa part na to may sounds. Ayan. Pwede mo rin ibaba. Ay, hindi pala pwedeng ibaba. Ayan. Yun sa back na pala to. Sa back. This is basically sa harap na kaagad to. So, okay. Okay na tayo sa first panel natin. And then, kung gusto mo siyang ibalik sa dati niyang screen, yung tatlong panel na yan. So, pipindutin mo lang ito. Itong silver button na to. Babalik na siya as default. So, pinutin natin.
And then meron ding roller ito, may roller din itong knob na to, button na to. Kung saan pwede mong palakasin at pahinaan yung music mo. So, as you can see, as I turn left, humihina siya. And if you're turning it right, yan, papalakas siya. So guys, dito na tayo sa may second panel niya. Nakalagay dito is car. So tap natin kung ano laman niya. So yung first na nasa lane na ito is yung comfort and convenience. So may mga sub options na lighting. So i-on mo yung follow my car, on off. Yung explain ko lang to, may follow my car. Ito kasi is basically one of the features na nitong MG5s, kung saan magpo-park ka na ng sasakyan mo, for example sa garahe mo, magpo-park ka na, as you turn off the engine, hindi agad-agad umamatay yung headlamps mo. So as you go out your car, naka-on pa rin yung headlights mo, just to give you protection para makita mo yung dadaanan mo or bababaan mo. Same thing rin kapag, for example, mag-attend ka ng meetings or birthdays, magpo-park ka sa dark side na part ng ano, for example sa tabi lang ng daan. So yung feature na to, yun ang parang magbibigay sa inyo ng protection, na ibig sabihin may magpo-park or may naka-park upon going out. So at that time, pwede, hindi mo napapatayin yung ilaw, ilalock mo na lang siya, automatic mamamatay na yung ilaw pati na yung sasakyan. So dito sa part ng driving maintenance, yan, on off, pwede mo i-on off ang eco driving, stability control, so steering, so pwede mong isang switch sa urban, normal, and dynamic. So far hindi ko pa to ginagamit, steady lang muna ako sa normal. And then the last is the factory settings. Wala pa naman tayong pwedeng i-reset yan or any. By the way guys, balik pala tayo sa may car. May nakalimutan ako dun. So dyan sa may comfort and convenience din, itong find my car. So for example, nagpunta kayo ng mall, medyo napaganda kayo ng panood sa movie or ano, nakalimutan mo sa mopinart yung sasakyan mo. Basically, kung hahanapin mo yung sasakyan mo, ito yung options mo. Gusto mong may horn with lights and lights. So guys, ito na tayo sa third and last niya. This is your settings for your aircons. So tap natin. So yan, basically itong button na to is hindi ka na makita. So yan guys, itong button na to is same din ng on off ng AC. Same din to sa nandito, inakailaw nito. Kung i-off mo yung AC. And then ito yung setting na ano. Ito yung setting niya na pwede mong i-tap kung gusto mong pumasok yung hangin galing sa labas, or tap mo kung gusto mong nagsi-circulate lang sa loob. And then ito basically yung mga ano lang yan, kung saan yung direction ng wind. So additional pa guys, kapag naki-engage yung blower mo, engage yung blower niya, automatically itong knob na to, yun na yung parang control mo sa blower. Hindi na siya sa radio lang. So ito na, as you can see, side turn, malakas. So off muna natin. So yan guys, yung aircon niya. Pwede rin to, tap mo lang kung gusto mong palakasin. Yan, number 3 na siya. So gusto natin i-tap pababa, number 2. Same thing rin dito sa may temperature niya. So balik na tayo sa default. So dito na tayo guys sa setup. Tap natin setup.
And then yung kanina, tapos na natin kanina yan, yung volume, settings, equalizer. We have the radio. Okay na tayo dyan. And the time, pwede mong i-adjust ang time. Yan, pwede mo siya i-adjust yung date. Ganun mo lang siya. Or, ganun, slide-slide mo lang siya. Or tap-tap, pwede rin. Yeah, yung format ng oras, pwede siyang 12 hours or 24 hours. Bluetooth. Ayan, naka-pair na kasi itong phone ko dito, so kaya may pangalan na siya doon. And Bluetooth name, contact sync, pair device, display. Ayan, pwede ka mag-change ng language, yung brightness niya, pwede mo rin nitong infotainment mismo, pwede mo rin i-off. Yan, mag-shutdown yan. Mag-off yan. And then, pipindutin mo lang yung default button kanina yung silver para bumalik yung light niya. Yan, backlight mode, night, day, and auto. System, information lang ng infotainment system natin. And then, ayun, pwede rin siya sa, pwede siya sa Apple CarPlay. Android Auto. Basically guys, na-try ko na siya. Kinonek yung tong phone ko, Android Auto. Upon receiving call, pwede mo itong itap. Ayan. Magsasalita na yung dito sa loob ng kotse yung tumatawag sa'yo. So ayan guys, tapos na tayo sa infotainment system ni MG. So susunod natin yung review. The next video is itong buttons dito, same rin dito. And then yung sinabi ko last time, yung side mirrors, para natin i-adjust side mirrors sa preference visual natin. And then yung lighting system, kasi may numberings to dito sa may baba, 0, 1, 2, 3. And then, try natin i-demo yung follow my car na sinasabi ko kanina. So, thank you very much for watching. If you like this video, hit the like button. If you want to subscribe, kindly please subscribe to this channel. Thank you very much. Hey guys, pasensya na. Pahabol lang, about sa isang feature kanina ng MG, and connected dito sa video na ito. Pasensya na, follow my car. Ako lang follow my car kanina. Actually, is follow me home pala. Peace out.